are here at Arroceros, kung nasaan ang Metropolitan Theater. Yan ang Lawton. Pero ang pupunta natin ay ang Arroceros Park. So pinaganda ito ni Mayor Isko Moreno. I think February yun. Kinukonsider na ang Arroceros Forest Park is the lung of Manila kasi ito punong-puno ng kahoy. It's fresh air. Kita natin yung LRT dyan. The Metropolitan Theater. Let's have a tour, day tour. Nung pumunta kasi ako dito gabi, hindi ko na-upload yung video na yon kasi nasira yung aking memory card. Pero ngayon, titingnan natin ito. It's very refreshing pag pumunta ka rito. Magtanong tayo, what time ba bukas? What time bukas ang park? Alas 5 po. And libre ito sa lahat, di ba? Ayan, nalaman yung mga friends. Yeah. Yes. Usahin muna natin ang nakasulat. Lungsod ng Maynila, Pilipinas, Arroceros Forest Park. Ang pagsasaayos ng Arroceros Forest Park ay alinsunod sa layunin ng pamahalang lungsod na isulong ang isang balansing ekolohiya para sa mga mamamayan ng kapitolyo ng bansa. Ang 2.2 hektaryang kagubatan sa pusod ng Maynila at ang 5,100 metro kwadradong plaza sa tabi nito ay isinaayos upang mas maging kaaya-aya ang mga luntiang halaman at mga puno para sa kapak kinabangan ng mas nakararaming mga batang Maynila. Ang mga istruktura ay sinadyang iniayon sa makabagong panahon, ngunit may pagtitiyak ng proteksyon at pangangalaga sa lahat para sa ikalulugod ng mga darating pa na henerasyon. Ang tinaguriang The Last Lung ay mananatili at patuloy na magiging huwaran ng kaayusan at kalinisan sa gitna ng isang modernong kalunsuran. Pinasinayaan ngayong ika-4 ng Pebrero 2022, Francisco Isko Moreno Dumaguso, alkalde ng lungsod, at Maria Sheila Hani Lakunapangan, vice alkalde ng lungsod. So yan yung nakasulat na marker. At tayo papasok na. Kung ano yung nakasulat dito ay ganun yung nakasulat sa labas. Pero tingnan natin. Dito pa lang, kikita natin yung malalaking puno. Hindi naman ito itinanim lang kahapon, kundi ilang taon na ito, ilang dekada na ito. So ito yung last lang. Nagbibigay sa atin ng malinis na hangin. Sa park na ito ay nasa paanan ng Quezon Bridge, din papuntang Quiapo. Isipin nyo kung naging matagumpay si Eras sa pagbenta nito sa private sector. Ginawa na ito ng condominium o building. Diba? At sinave ito ni Isko. Kita yung mga puno. Di lang isinaayos, pinaganda pa. Ito sa marker nito. This area was developed by the Catholic Women's Club in the year 2010 under the presidency of Rosemary V. Lazaro and is being maintained by the CWC Environmental
group headed by Regina Paterno. So ito yun. Some of these trees are decades old na. Siguro ang iba mahigit pa sa isang daang taon. Kita nyo maraming mga comfort rooms, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Marami. Dito sa bandang ito, makikita natin yung Pasig River. Ayan. So ito yung Quezon Bridge, papuntang Quiapo. Ito yung Pasig River. Yung mga water hyacinth actually, they help kasi dyan namumugad, kumakain ng mga isda. Hindi naman yan dumi. Ang dumi yung mga yan, oh, yung mga plastic. Pero yung water hyacinth, hindi yan dumi. So ito yung view deck. From here, nakikita naman natin yung Ayala Bridge connecting Manila kasi nandiyan banda ang Malacañang. Nandito naman yung Sapako. Pati Kawayan, marami oh. Pero alam nyo, malinis ng Pasig River. Ito, malinis na to. Kumpara dati, parang burak yan, itim. Pero sa ginawa ng dredging, ayan, luminis na. Nakita nyo mga konting-konting lang yung mga dumi sa ibabaw. So this is the view. So nice, no? Sa gitna ng lungsod ay mayroong isang kagubatan na nagbibigay at naglilinis ng hangin. So ito yung mga puno. Information from here. Endemic. Ito yung mga kadalasan ay nakikita mga ibon dito. Ito lang sila mga klase. Dito yung information about the forest park. So this is the pathway going to the other side. Ang sarap magpahangin dito. Kung meron kayong time, just come over, it's free. It's open from 5 to 8. 5 in the morning until 8 in the evening. Sa mga taga-syudad na matagal na hindi nakakita ng mga puno, kung ano ang itsura ng forest, this is your chance to take a look. Forest in the city. Arroceros Forest Park. Ito yung pangalan ng puno ay nandyan. Apatot. Which is also important. Ito tayo sa fountain dito sa loob.
Paggabi ang fountain nito ay colorful, iba-ibang kulay. Kikita yung mga puno, you can enjoy. You can take a seat here, may mga benches. So nice. So guys, if you want to have a fresh air, gusto nyo mga malibang, may iba naman ang tingin ng mga mata nyo kundi mga halaman ng at mga puno, punta kayo dito sa Arroceros Forest Park. This is just very near SM Manila, Manila City Hall, at saka Metropolitan Theater. So yung ibang halaman dito ay itinanim na, pero ito mga puno, some of them grown naturally. So nakalagay dito na some of these plants, of these trees were planted by the Australian Global Alumni to mark the 75th anniversary of Philippines-Australia diplomatic relations on May 22, 2021. So bago pa ito na rehabilitate, nagtanim na ng mga puno ang mga Filipino-Australians. Narinig mo yung lalaslas ng tubig. Always man-made yung fountain, pero narinig mo yung tubig, narinig mo yung huni ng ibon, kikita mo yung mga dahon nalalagas, nahuhulog. Nature. Sa pang-pathway. Sabay nila naman ako. Yeah, may sa pang-pathway dito. Ito yung LRT. Pinahayos na dito para yung pathways hindi maputik. Oh, may pusa pa. Meow. Buntis yung pusa. Meow. Hello. Hello, kitty. Locator map. Ito yun o. Ito yung ano, endemic na bird. Kasi ito sa mga ibon na nakikita dito sa akin, pero sa akin mag-isa lang siya.
So may mga regulations dito, bawal ang bike. Pag pumunta kayo dito, kailan maglakad kayo. Nandiyan lang ang central station ng LRT. Nandiyan ang Universidad de Manila. Andito ang Metropolitan Theater. Nandiyan ang Lawton. Welcome to Arroceros Forest Park.